Kamusta mga tol? LA Tenorio Reverse! Ang pambansang reverse layup! Cancer-free na raw si LA Tenorio. Salamat naman, no? Okay, kaya ito. Tignan natin ulit yung laro niya noong 2014 World Cup. E, tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Yahoo! Ang kadalasang pinakamaliit sa court, mga tol, eh, no? 5'8 lang kasi itong si LA Lopez Tenorio. Pero siya naman kadalasan yung mayroong pinakamalaking itlog. Noong 2014 World Cup, mga tol, no? Yung best game ni LA Tenorio doon, laban sa Puerto Rico. 18 points, 1 rebound, 2 assists, 6 out of 9 sa field goals, at 2 out of 3 naman sa 3 points. At yung unang-unang naaalala ko doon, mga tol, eto eh, oh. Noong lumamang na yung Puerto Rico ng isa sa fourth quarter, biglang nalibre si LA Lopez Tenorio sa corner. Titira talaga yan, wala ka kapakabayan eh, oh. Patay ka dyan. Yan, sa ganyan, mga tol, no? Maaasahan talaga yung kamay niya sa ganyan sa 3 points. Kaya pa isa, tinan nyo, ayan o, oh, ititira na lang, ipinasa pa kay LA Lopez Tenorio sa corner for 3, patay na naman. O, oh, ito pa yung isa, laban naman to sa Senegal, mga tol, ha. Nag-under the screen yung bantay, ako, hindi pwede yung ganyan, tol. Kapag ganyan, matik yan, titira talaga sa 3 points yan, ayan nga, patay ka dyan. Ito pa yung isa pa, laban naman to sa Argentina naman. Ayan, ganda o, oh, bigayan silang Julio Sandel de Ocampo. Ayan, bigla na tira sa 3 points, ayun na, foul na nga. Siyempre kapag ganyan mga tol, yan o, sure ball sa free throw yan eh. Sa buong karir nito sa PBA ha, nag-average siya 80% sa free throw, mataas talaga yun ha. Pinakamataas niya noong 2019 season, 86.3% sa free throw lang yan, ubus ang pera mo sa 21 dyan. At noong namang nakaraang 2014 World Cup, doon 7 out of 8 naman siya sa free throw, 87.5%. At pati yung pagdadala ng bola mga tol, no, makikita mo talaga, sobrang stable magdala ng bola nito eh. Kahit medyo mataas talaga mag-dribble to eh, no. Tapos gagawin niya, ganyan no, bigla ka titirahan ng pa-floater na ganyan, bakal si Lord, pasok naman yan. Tsaka syempre, andyan rin yung mga assist ni Tenorio. Eto kasi mga tol no, kahit maliit talaga nakakasalaksak pa rin to eh. O yan, tinan nyo yung paso, oh. Yung pwesto ng bounce pass kay Pasador, ang ganda eh. Oh. O yan, tiniratuloy ni Pasador, nako sobrang nas vitamins. Ewan ko sa inyo ha, basta ako, ang nakikita ko kasi palagi dito kay Tenorio, talagang mautak maglaro to eh. Tsaka talagang parang sanay na sanay siya na siya yung maliit eh no. Ipinasa kay Julio Sandel de Ocampo for 3, patay ka dyan. Kaya tinan nyo yan, no? Yan, no? Sinilaksak niya, tapos ipinasa kay Jackie Chan. Ganyan yung ginawa, biglang iniskrin na ni Tenorio. Simple-simple lang talaga, pero ang ganda eh, oh. Open 3 si Jackie Chan, patay ka dyan. Nakarami pa nga ng 3 points ni Randel dito kay Tenorio, mga tol, eh, no? Silang dalawa palagi nagpapasahan na ganyan. Ayan, binato na naman sa 3 points, eh, oh. Patay ka dyan. Ang maganda kasi kay Tenorio, mga tol, hindi puwersado, ganun eh, no? Kumbaga, parang sakto lang yung timing palagi eh. Isang proof yun ng IQ ni Tenorio sa court. Tsaka ito si Tenorio, mga tol, palabat talaga to eh, no? Ayan, tinan nyo, ayan, oh. Nagkabigayan sila ni Calvo. Binigo ni Tenorio, ano, 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 lalabang ka, lalabang ka? Kumakabugo, parang ang laki-laki niya eh, no? Kaya sabi ko sa inyo kanina, di ba mga tol, maliit yan si Tenorio pero malaki talaga yung itlog yan eh. Ayan, kita nyo yung box out oh. Kaso tumalun bigla yung binabaksa niya, nasahod tuloy niya. O, huwag ka na magreklamo tol, paul ka talaga dyan, nagreklamo ka pa eh. O, ito pa isa, nagmintis yung tira ni Tenorio oh. Ang lalaki talaga nung nasa loob eh oh. Pero meron isang 5'8 na feeling 7 putarang walang yan, nakikipag-agawan sa loob. Ayun, bagsak tuloy. Walang takot talaga mga tol eh, no? At saka makulit na dumipensa yan ha. Tinaya yan no? Pinawitan si Tenorio. Yan, offensive foul ka daw dyan boy. Kakasal free ka na raw tol. Yeah! Ewan ko ba dito kay Tenorio mga tol. Minsan ako na yung nangungunti sa ginagawa nito sa depensa. Ganyan, tinan nyo. Yan no? Sumisiksik talaga eh. Tasik ka tuloy dyan. Walang takot talaga mga tol eh, no? O yan, tinan nyo yan no? Sinagasaan ng malaki. Dinagdagan pa ng arte. Ayun, hilatang walang niya eh. Oh. Offensive foul naman yan. O yan, tol, gising na. 7:30 na, papasok ka ba? Baka malate ka. Eto nga si Barea, naalala ko, inasawa niyo si Barea eh, no? Kulang na lang, pakasalan yan eh. Kailan ka ba magpapropose, tol? Ay, wala pa bang pabili ng sing-sing? Ito po, tangin muna kita, oh. Ayun, naagawan pa nga si Barea, nice defense naman. O yan, tinan nyo, yan, no? Naglalaterals, katawan ang ginagamit, di ba? Hindi sumusundot, hindi ang kamay ang ginagamit sa laterals, ha? Nakataas lang, ha? At meron pa yung isang crucial na steal laban sa Senegal, mga tol, dito. Overtime to, mga tol, eh, no? Lamang ng isa yung Senegal. Ayan, takbuhan, pero nakakuha ni Calvo. Bilis ni Calvo, eh. Pero eh, si Tenorio, tingnan niyo mabuti, oh. Bigla, sinundot na sa likod. Ang ganda, nice naman. Takbo, tol, takbo. Diretso, naku, nadulas yung depensa. Nasahaw tuloy si Alapag, sakit yan, eh, oh. Tapos sabi ni Tenorio, rep, technical foul. Pero sa lahat ng yan mga tol no, yung talagang tumatak sa akin dito kay Tenorio eh yung dati yung nakita kong laro, preparation ng Smart Gilas doon sa 2012 Jones Cup, kalaban nila doon USA eh. Kasi doon mga tol, ang ganda talaga ng ginawa nito eh. Last 3 minutes na lang ipinasok na uli si Tenorio. O yun, nakarewound na kagad yung feeling 7 footer eh no. Sa last 2 minutes kasi ng larong ito mga tol, puro si LA Lopez Tenorio talaga to eh. Kaya sumasalaksak, umihe, tumira, patay ka dyan, lamang na ng dalawang Smart Gilas.
Pero mga tol, lumalaban talaga yung USA dito eh. Lumamang na naman ang isa yung USA dito. Eh, nagkatapikan. Nakakuha ni Tenorio rebound. Tapos binaba niya, yan, tingnan niya oh. Ang ganda ng pass niya kay Kuya Marcos sa loob. Lumamang na naman isa yung Smart Gilas dito. At tapos ito mga tol, last 30 seconds na lang nalalabi. Lamang na naman ang USA ng isa. Ang ginawa ni Tenorio, gumamit ng screen. Tapos pinakita yung laki ng itlog niya. Itinira, wala ka kabakaba eh. Ano, patay ka dyan. Lamang na naman ang isa yung Smart Gilas. Tapos nung last 10 seconds na lang sa USA yung bola. Tinira ng USA, sumablay. Sino ang nakakuha ng rebound? Eh syempre, yung feeling 7 footer si Tenorio, di ba? O yan, na-rebound niya eh. Cancer free ka na raw tol. Yeah! 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 So yung Pilipinas patuloy, sila yung nag-champion doon sa Jones Cup na yon. At sino yung MVP? Eh di syempre, yung feeling 7 footer, di ba? Si LA Lopez Tenorio. Eh syempre ba naman, yung laban na yun, 20 points ang ginawa ni Tenorio eh oh. So yun mga tol, no? Ako ay natutuwa talaga kasi sabi sa balita mga tol, cancer free na raw ito si Tenorio at sana magtuloy-tuloy na paggaling niya eh, no? Ito kasi si Tenorio para sa akin mga tol ha, isang magandang representasyon ng Pinoy basketball kasi si Tenorio talagang kulang sa height. Pero feeling 7 footer naman ang walang iya. Walang takot makipagbakbakan, hindi takot masaktan. Kita nyo naman kanina diba kung paano siya makipagbakbakan sa loob eh, lalaki ng kalaban eh. Hindi tulad ng iba dyan, 7 footer ka pero takot naman masaktan eh, no? So talagang undersized si Tenorio mga tol, eh, no? Pero talagang bumabawi sa ibang bagay. Bumabawi sa utak, bumabawi sa lakas ng loob. Kaya kahit talagang maliit, talagang deserving na maglaro sa Gilas dati. Yung tibay kasi ng loob ni Tenorio mga tol, eh, no? Yung talagang binabayaran sa kanya eh. Sa mga crucial minutes ng laro, asahan mo si Tenorio, walang kakaba-kaba, kalmado pa rin eh, no? At walang takot na tumira ng mga game winners. Hindi tulad ng iba dyan, laki-laking tao, papasok na lang palagi kapag crucial na eh, no? Kaya hats off talaga kay LA Lopez Tenorio. Buti na lang, kahit walang playing Smart Gilas dati kasi si coach shot yung coach nito eh. Meron namang isang LA Tenorio na kaya talagang umiscore. Kaya ayun, nag-champion pa nga sa Jones Cup. Yan mga tol, napakagandang example talaga ni Tenorio para sa ating lahat eh, no? 5'8 lang, nakapasok pa sa PBA. Ang galing pa. Tapos ilang beses pa yan, naging finals MVP sa PBA. Naging best player of the conference din. 9-time PBA All-Star. 2 beses mythical first team. At 5 beses ata nag-champion. Ewan ko kung gaano karami talaga eh. I-correct nyo na lang kung mali. So paano nangyari yun, no? Abay, tanong nyo na lang kay Tenorio, bakit siya sa akin tinatanong? Pero ibig sabihin lang yan, mga tol, no? Hindi lang talaga tangkat ang labanan sa basketball. Marami talagang pagkakataon na merong kulang sa'yo tulad niya. Kulang siya sa height, di ba? Pero marami rin namang ibang paraan para makabawi ka eh. Bilisan mo. O kaya dapat magaling ka mag-dribble. O kaya mautak ka dapat. O kaya magaling ka dapat mamasa. O kaya shooter ka dapat. Malakas yung loob mo, hindi ka kinakaban. Eh hindi lang naman kasi talaga puro height ang labanan sa basketball. Si Isaiah Thomas nga, 6'1 lang. Si John Stockton, 6'1 lang. Si Rondo, 6'1 lang. Si Chris Paul, 6-footer lang. Aba, magkaiba pala ng height yun eh, no? Pero bakit ang gagaling nilang lahat? Eh kasi nga, magaling sila sa ibang bagay. Eh ikaw, saan ka magaling? Baka magaling ka lang humingi ng pera sa nanay tatay mo eh. Tapos galit ka pa kapag inuutusan ka. Kaya ikaw, kung hindi ka matangkad, aba, eh simulan mo lang magtikol araw-araw, mali mo, tumangkad ka pa. Pambansang reverse! Okay na pangimagas, mag-like kayo, mga haters, step aside.